Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. So ngayon magpapakain na tayo ng ating mga fishes. Simulan natin dito sa ating Drip Shallow Tank. So nandyan ang ating mga Danios and nandyan si Lucky, ang ating salamander na betta fish. Next up, dito naman sa ating 75 gallon tank. So dito, sinimulan ko lang sa gilid and ayan, naglabas na ang ating mga drip molly. Drip molly na yung tawag ko sa kanila kasi yellow and black yung kulay nila. Sobrang cute nila. So ayan, apat sila dyan sa 75 gallon tank. Napakalaking space. And ayan, next natin ang ating mga neon green longfin danios. Soon, magre-release ako ng mga stock ng ganyan natin, neon green longfin danios. Susunod natin ang ating Godzilla tank. Tingnan nyo, ito ang aking community tank. May PKBM, Danios, Platy, Corridora, Siamese Algae Eater, Discus, lahat nandyan. So para sa mga nagtatanong kung ano yung isdang pwede yung pagsamahin sa isang community tank, kung ano yung mga nakikita nyo dito sa aking Godzilla tank, kaya yung pwede. Favorite feature ko to ng 100 gallon tank ko, yung mga jungle valve na nagsisway dun sa aking wave maker. Plano kong lakasan pa yan soon. And then, i-boost na natin yung mga pagkain. Sobrang solid. I think gustong gusto talaga nila itong mixture na ginagawa ko dito sa aking 100 gallon tank. Ayan yung isa nating white angel discus. So, kinuha na niya yung isang buong dried tubig. Grabe, solid na solid. Ayun pa yung isa kong discus na nabansa to. Sobrang cute niya. So, ayan, yung mga sobra dito, ayan, pinakain ko na lang dun sa mga PKBM ko dito sa aking drip outdoor pond. So, madami tayong mga halaman dyan. May kangkong, bakopa, pennywort, may photos, merong water lotus, may jungle valve, may corkscrew, and syempre last but not the least, di natin kakalimutan pakainin ang ating mga betta fish. Konting-konti lang kasi napakalamig nung panahon. Kahapon di ko sila pinakain dahil sobrang lamig talaga. So ngayon yung unang kain nila. And then after yun, papa-flare natin sila.